Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jen. Hello, PhilTai TV host and founder dito sa Taiwan. Kanina lang po, mga alauna ng hapon, June 4, 2021, nakausap po natin si Sir Mike Abe from SMNI News para po ipahatid sa gobyerno po natin ang mga hinaing ng ating mga kababayang Pilipino na nagpositibo po ng coronavirus dito sa Taiwan. Panoorin po natin ang buong interview. Kami negosyo dyan. Pero anyway, nandun na tayo. Pero ang kailangan yung proteksyon, yung tulong sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan. Anyway, okay na? At na-isto po natin ito. Okay na, okay? Si Chene nasa ating linya. Ma'am, ganito, no? Sige, paki-detalye mo nga kung anumang impormasyong nakuha dyan. Alam ko ikaw isa sa nakatutok dyan sa ating mga kababayan dyan sa Taiwan. Ano talaga yung nangyayari? At ilan itong mga nagpositibong Pilipino sa COVID-19? Sige. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga nanonood po ng programa ni Sir Mike Abe. Isa po ako sa talagang nanonood po sa inyo. Thank you. Isang mabilis na update po, kahapon, nagsimula ang swab test sa KYEC or KYEC na kumpanya. Company, okay. Nasa Chunan po yan. So marami po mga Pilipino ang nagtatrabaho at mga Taiwanese din po. So kahapon, 1,000 plus po ang naka-swab test at ang nalaman nila na nagpositibo ay 39 na Filipinos po. Wow, ang positive. Pero ngayon, meron po tayong ito po, pruweba po na talagang totoo itong binabasa natin na report, ano, kasi mahirap po tayo maging right. Fake news. 46 minutes ago, nakapost lang, June 4, 2021, 48 migrant workers, 3 Taiwanese test positive for COVID at KYEC chip plant. So, meron po yung 1,915 out of 7,000 Kingian Electronics Company employees tested for COVID. Malaki company ito. Ang malaki po, 7,000. So, 1,900 plus lang. And maliban pa po sa nag-positive Sir Mike Abe, kakausap ko lang po ng mga talagang na-quarantina. As in, pagkatapos po namin nag-Zoom meeting kanina, nag-usap po tayo ngayon din. Okay. Isa pong concern nila is ganito, meron nga pong panis na nahahatid sa kanila na pagkain. Nako. So, ang sabi ko po, yung panis na pagkain, kasi syempre, hindi natin pwedeng agad na ma-blame yung government ng Taiwan kasi kung may pagkain, may budget. So, kung sino yung pinapabigay ng pagkain, yun po yung concern. Naging charge. Opo. Pangalawang concern po, yung isolation. Kasi naka-isolate nga po sila pero dalawa po sila sa isang kwarto. So, posible magkakahawaan po talaga kasi dalawa sila. Okay, bago tayo tumuloy dyan, ano, isa-isa lang natin. Ang sinasabi mo, ang una nag-positive, 39 na OFW. 39 kahapon, opo. Okay, so ngayon, parang continuous yung swab test, nadadagdagan pa. Yes po, naging 48. So naging plus, 48 na. Meron pang tatlo na Taiwanese na nadagdag. So that's okay. 51 all in all. Anyway, 55, pati yung Taiwanese. Ang gusto ko malaman, Jenny, ilan more or less, meron ka bang idea, ilan ang Pilipino nagtatrabaho dito sa company ito na sabi mo, libo-libo ang empleyado? Kung meron kang idea lang. Siguro po, 7,000 siguro mga 80% po niyan Filipino. Wow! 70 to 80. Oh my goodness! Kasi sa 7,000, 80% Pilipino? Okay, 70 to 80 kasi it's a production kasi sir. Oh, normally, po production po, talagang mas marami ang OFW. My goodness. So sana okay ganito kay lalo nakakabahala kasi kung halimbawa yung 7,000 80%, abay nasa 5,000 more or less ang Pilipino diyan. So ganito, ay ngayon nagpositive ay 48 na. Ang dapat mayroong umaaksyon na kinatawan ng gobyerno. Ngayon, doon na tayo dumako sa pagkalinga. Hindi ito pwedeng iasa natin sa Taiwanese government or doon sa company. Kailangan ang gobyerno ng Pilipinas mayroong aksyon through MECO. Yung Manila Economic Cultural Office under ito ni Chairman Lito Banayo. So ano ngayon ang anong balita ngayon? Meron ba kayong nararamdaman na tulong mula sa MECO para sa pagkalinga dito sa mga Pilipinong ito, Jenny? Okay po sir, let me
Let me explain yung ginawa ko pong action. Kasi nung umaga ko po, mga alas 10 na umaga, nakita ko lahat ng reklamo online on Facebook. So what I do, action talaga, tumawag ako sa hotline ng Taiwan 1922. So sinabi sa akin ng 1922 na concern yan ng Miaoli government kung saan nandun ang lokasyon. So tumawag ako sa Miaoli government, ipinasa po ako sa isang agency nila. So ang concern kasi po is disinfection. So sabi naman na disinfect na daw, kaya pinapagtrabaho sila. So dahil po sa post ko na marami po akong kakilala dito talaga network since I'm a Filipino media po dito. Yes, yes. May nagsabi sa comment po na alam na daw ng MECO. So hindi natin alam kung anong aksyon. Alam nila, alam lang ng opisina ng MECO pero wala bang malinaw kung anong aksyon ang ginawa. Wow. O kasi ang kailangan mo... Ang reply ko lang po, alam nga po na lahat ng Pilipino dito, so it should be alam na din ng MECO. Sana umaksyon sila, ano ha? So kung more or less mga 5,000 itong Pilipinong ito, ay kung marami meron ng 48 na nag-positive, baka magkahawa-hawa. Okay, ganito na tayo. Doon na tayo tumuli ngayon sa quarantine. Sabi mo, binala sa isang quarantine facilities, ano ito, under ng company o under ng Taiwanese government? Sa base po talaga sa testimonya ng mga kababayan natin, ano, nakikita po na ito po ay isang both ways. Ang mga asymptomatic or mild, dinala lang sa dorm na quarantine facility. Ah, sa dorm. Yung mga, yung mga seryoso po or severe, dinala na sa JAI. So could be with the government ng Taiwan. So ang problema po, merong isang severe na Pilipina na hindi po talaga makahinga. Ngunit, ang base sa testimonya ng mga kababayan natin na naka-record po talaga sa Zoom, sa meeting kanina, hindi po naasikaso yung kababayan nating babae at wala pong naibigay na pwede man lang tumulong sa kanya para po makahinga. So yan po yung concern nila, nakawawa pala talaga kapag naging severe sila. Pero ang problema sa dorm nila, wala po silang sariling palikuran. Ibig sabihin po, kapag nagsha-shower sila or kailangan pumunta ng nature call, kailangan po nilang lumabas. So, ibig sabihin, makahawaan din po sila. So, ibig sabihin din ito, more or less, hindi maganda yung lugar na kinalagyan. Pwede makahawa-hawa. So, ang kailangan dito, makipag-coordinate ang MECO sa Taiwanese government or dun sa kampaneng pinagtatrabohan itong napakaraming Pilipinong ito nang maisalba natin sa sakit na ito. At ang nakakalungkot pa nga dito, ano ha? Parang hindi, alam nyo, alam ng MECO, pero hindi naman naparamdam kung anong aksyon ang gagawin. Eh, alam mo naman, doon sa One China Policy, MECO talaga anak. Wala tayong ambassador dyan eh. Wala tayong assigned ambassador, kundi MECO lang. Kaya nga Manila Economic Cultural Office lang ang tawag sa kanila. So sana matulungan ito dahil mahirap pagka nagkahawa-hawa. Ay marami palang Pilipino doon. Ang kailangan po talaga ng ating mga kababayang Pilipino na na-quarantine po is talagang parang hotel na talagang silang mag-isa. Kasi... pwede po kasing severe ang pwedeng mangyari sa iba kapag nagkahawaan sila doon sa isang hindi masyadong magandang pasilidad na pag-quarantine po sa kanila. Okay, tama yun. Pero itong binabanggit po na may report sa'yo na tila yung pagkain hindi pa rin maayos. So hindi natin alam kung yan ay problema nung nag-deliver o nagsusupply or tungkol sa pagkaluto o kung sinasadya ba o hindi sinasadya na parang hindi na maayos yung pagkain kanilang kinakain. So nabay, nakakaawa naman sila. Bakit nangyayari yun? Ay, dapat kasi maayos na pagkain pag nasa quarantine, hindi ba? Opo, lalo din po kapag meron ka ng positibo ka sa COVID-19 na ang inaatake po ay yung immune system mo. Kailangan talaga maayos yung kinakain ng tao para maging malakas at hindi lumala yung sakit. Kaya sir, yun nga po yung concern nila pong lahat. Una, sana meron talagang tamang disinfection sa kumpanya at sa dorm po nila. Pangalawa, pagkain na maayos na tamang oras. Pangatlo, syempre sana yung mga na-hospital bigyan po talaga ng maayos na aksyon ng gobyerno po natin. Okay. Well, kanina nung malaman ko itong storyng ito na hindi ko alam kung yung hindi kasi nag-reply. Meron kasi akong dating direct line number ni Chairman Lito Banayo. Kasi kaibigan ko yun nung araw, matagal kami hindi nakikita. Binanggit ko na itong problema, walang reply hanggang ngayon. So hindi ko alam kung natanggap niya, nagbago siya ng number o kung anong ginagawa.
Pero tingnan natin. Salamat dun sa impormasyong nabanggit mo. Ngayon, gusto ko malaman yung weather dyan. Kasi alam ko, lumalamig dyan. Pero ngayon, mainit na rin. Importante kasi yung weather. Kasi conforme sa linalagyan. Pag maganda yung nasa quarantine, dapat medyo malamig. Kumusta ba ang panahon ngayon sa Taiwan? Alam kong nagyayelo din yan pagka winter, hindi ba? Pagka talagang tagdamig. Opo, ngayon po is going to summer na po kami. It's a summer season dito, so mainit. And base naman po sa nakausap po sa quarantine, kahit dalawa sila, well-ventilated naman po. Pero yun nga, iisa lang ang palikuran, so mahirap. Yun yung mahirap kapag isang palikuran lang. So pag nagsha-shower po sila, talagang nagkaka-contact po sila. So kapag may severe doon, pwedeng delikado talaga yun. Okay, ano, balikan ko lang yung testing na ginagawa o sub-testing na ginagawa. Ano, tapos na ba yung although hindi ganun kadali kung 7,000 empleyado, 80% mga Pilipino, hindi ganun kadali matapos kung dadaan. Ano ba balita mo? Lahat i-sub-test yung mga tao doon o paano? Ito po, basahin ko po, sabi po, the Miali County Health Bureau on Friday ngayon lang mismo announced that 1,915 out of 7,000 employees at the Kinmian Electronics Corporation factory in Miali Chunan Township had undergone rapid reagent screening for the coronavirus by 11 p.m. on Thursday evening. Ito po, the positivity rate po ay, ano siya, the positivity rate currently stands at 2.58%. Ang positivity mataas po yan. Mataas yun. Opo, with 51 employees testing positive so far, including 48 foreign nationals and 3 Taiwan citizens. So, base po sa post online sa Facebook, meron pa pong dagdag at naghihintay pa po ng swab test since marami po nga po yung nag-positive. Oh, kailangan talagang aksyonan ng MECO ito dahil kasi kung ganun kataas, mataas yung 2+%, ano ha, ay kung 80% Pilipino nagtatrabaho diyan ay kadalasan magiging positibo doon mga Pilipino, so kailangan aksyonan talaga. Naku, salamat Jenny dito sa mabuti na PM mo ako, buti na ibigay mo ako ng information dahil nakaka-interest talaga ako basta Pilipino ang nakataya ang kalagayan kahit sa buong mundo, kahit saan lugar yan. Inaksyonan natin. So salamat sa ano ha, salamat sa iyong pagtulong. Wala po yun, sir. As in, maliit na bagay po yun na pwede nating maipahatid sa gobyerno natin. Kasi po, syempre, wala tayong direct na government dito. And correct. We cannot wait for MECO to take an action kasi nahihirapan na po yung mga kababayan natin. So, maraming salamat din po sa inyo, Sir Mike Abe, sa pagtugon po. Maraming salamat. Thank you. Ano, at gagawin ko ng paraan, makakulitin ko si Chairman Lito Banayo. Alam ko, tumutulong ka rin sa Duterte Administration. Tumutulong ka sa ating pamalang kahit nandiyan ka sa Taiwan. Chene, thank you. Ha? Ingat ka dyan at ingat yung ating mga kababayan sa Taiwan. Salamat po. Thank you, sir. Keep safe po. Salamat. Okay, thank you. Okay. Para po sa iba pang detalye, updates, information, at mga latest news dito sa Taiwan for Filipino and Taiwanese, don't forget to follow Hello PhilTai Facebook page and Hello PhilTai YouTube channel and Chini channel. Paalam!